Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang paliwanag ni Porter kung sino ang pinakamagaling na kalaban. Lahat ng elite sa welterweight na kalaban ni Porter kaya nagbigay ng top 3 na pinakamalupit. Number 1 daw si Terence Crawford, dito lang naman natalo si Porter via TKO, dalawang beses pa bumagsak. Pangalawa si Kit Turman, dito natalo si Porter via unanimous decision. Pangatlo si Jordanis Ugas, dito naman naging controversial ang panalo ni Porter. Hindi binanggit ni Porter ang pangalan ni Errol Spence mga tol, kaya marami ang nagulat. Bakit daw nilagay niya sa number 3 si Ugas? Dapat si Errol Spence daw ang pangalawa o kaya pangatlo. Paliwanag naman ni Sean Porter, ito daw ang nakikita niya base sa naging performance sa kanilang laban. Malupit daw talaga si Spence pero hindi kasama sa top 3 ni Porter. Kung maglaban nga daw si Ugas versus Crawford, sigurado magandang salpukan. Lalo na daw si Turman, siguradong bakbakan laban kay Crawford, mas malupit ang makikita. Pero hanggang ngayon mga tol, hindi pa malinaw kung nakapirma na ba si Crawford sa PBC promotion. May balitang lumalabas na posibleng pipirma ng dalawang laban sa PBC. Ito ang dalawang big fight para kay Crawford mga tol. Kailangan pumirma sa PBC kung gusto niya magkaroon ng malaking laban sa buong karir. Sa ibang banda naman na Oya Inoue versus Nonito Donaire, official na sa June 7. Ito ang inaabangan ng maraming Pinoy fans dahil rematch kay Inoue, kailangan makabawi si Nonito Donaire. Kung manalo si Donaire mga tol, mas malaki ang tsansa na magkaroon ng Pinoy Undisputed sa bantamweight. Kung maipon ni Donaire ang tatlong titulo, kailangan na lang agawin ang titulo ni Cuadro Alas para maging Undisputed. Ito naman ang target ni Casimero, gusto rin niya maging Undisputed. Kung sakaling si Inoue naman ang mananalo, sigurado naman gagawan ng paraan ni Aegis Klimas para maglaban si Inoue versus Casimero. Kailangan lang manalo si Casimero kay Paul Butler sa April 22. Sa ibang balita naman, Jordanis Ugas, pinakita ang malupit na kombinasyon laban kay Errol Spence. Pinakita ang body shot at left hook, ito ang pang-counter ni Ugas sa jab ni Spence. Alam ni Ugas na jabber si Spence, kaya ito ang pinagandaan kung paano i-counter. Kilalang counter puncher si Ugas mga tol, magaling din sa body shot, kaya mapapalaban dito si Errol Spence. Sa April 16 na po ang laban mga tol, kaya pwede nang tumalpak. Maraming salamat po.